Michael Vanessa Patsy and Feng Shui Consultancy. www.pakbetv.com. Ano ang Chinese zodiac sign mo, kapakpit? Alam mo ba na may mga Chinese zodiac signs ngayong 2023 na may malaking posibilidad na sila ay yayaman at lalago? Isa ka kaya sa mga ito? Ang pera sa ating buhay ay may malaking papel sa kung paano tayo tumakbo sa mundo. At ito ang realidad ng buhay, mga kapakbit. Nakakapuri at nakakaganda sa pakiramdam kung marami kang pera, lalo na kung nanggaling ito sa isang legal at mga pagsisikap mo sa buhay. At kung wala o kapos ka naman sa pera, nakaka-stress ito. Kaya naman halina at alamin natin kung isa ka ba sa mga Chinese zodiac signs ngayong Year of the Water Rabbit 2023 na uunlad at yayaman. Number 1, Year of the Dragon, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012. Isa sa mga Chinese zodiac signs na yayaman sa 2023, mga kapakbit, ay ang Year of the Dragon. Kaya naman kung ikaw ay ipinanganak sa taon ng dragon, ikaw ay magkakaroon ng tiyansa na yumaman ngayon. Lalo na kung pinupuno mo ng kasiyahan at kaligayahan ang iyong buhay. May mga oportunidad din, mga kapakbit na dragon, na manggagaling sa iyong mga kaibigan, kapitbahay at mga kamag-anak. Pero hindi lang dito nagtatapos ang good news nyo, dahil masisihan ka sa mga ginagawa mo para mapaunlad ang iyong financial status ngayong 2023. Sa magkatuwid, gustong-gusto mo ang iyong ginagawa. Marahil ay isinasabuhay mo ang iyong dream job o dream business. Dagdag pa, ang mga dragon din ay maaaring mag-invest ng lupa at mga hayop na inaalagaan at pinaparami katulad ng mga baka o baboy. Buksan lang ang isipan lagi para hindi mahuli sa mga bagay-bagay at makaiwas sa chismis sa paligid. Year of the Horse, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014. Sunod, mga kapakbet, ay ang mga Year of the Horse. Ibig sabihin, kung ikaw ay ipinanganak sa taon ng kabayo, ikaw daw ay yayaman ngayong 2023. Kapag magpapasya ang isang kabayo at hindi ito labag sa kanyang kalooban, siya ay magkakabuo ng pera at yaman. Networking, online selling or buy and sell at telecommunications ang mga maaaring source of income ng mga horse ngayong 2023. Pwede rin ang mga family-based business dahil maganda ang ganitong setup para sa mga horse. Dagdag pa, ang mga horse din sa 2023 ay magkakaroon ng balanced career and personal life. May chance of career mad, pero hindi ito magkakaapekto sa daloy ng salapi papuntang bulsa mo. Dream big lang, mga kapakpit. We have crossed one more milestone. It's only the beginning. Visit our new store, Kapakpit. Unit 1004 Cityland Shaw Tower, corner St. Francis, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Year of the Dog, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018. Pangatlo sa mga Chinese zodiac signs na may malaking posibilidad na yayaman ngayong 2023, mga kapakbit, ay ang Year of the Dog. Kaya naman, kung isa kang tao na ipinanganak sa Year of the Dog, ikaw ay yayaman ngayon. Sinasabi, mga kapakbit, na ang dog ay may element of luck sa nasabing taon. Ito ay kailangan ng mga dog dahil ang atensyon ng taon ay nasa kanila, kaya kailangan nila ng proteksyon. Ang yaman at salapi ay manggagaling sa mga hindi inaasahang income source. Ibig sabihin, halimbawa ay may nalulugang negosyo ang dog sa loob ng year 2023, bigla itong uusbong at uunlad ng napakalaki. Mag-ipon ka sa taong ito dahil kakailanganin mo ito sa 2024, kapakbet na dog. Year of the Pig, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019. At ang panghuling Chinese zodiac sign na yayaman ngayong Year of the Water Rabbit 2023, mga kapakpit, ay ang Year of the Pig. Kung ang Chinese zodiac sign mo ay pig, isang pagbati para sa iyo.
Ang yaman ng pig ay manggagaling sa home-based business at real estate. Ang bahay ng mga pig sa 2023 ay ang kaniyang kaligayahan at yaman sa buhay. May titira sa bahay ng pig ngayong 2023 at ito ay maaaring bagong anak, malayong kamag-anak o hindi naman kaya ay alagang hayop na makakatulong upang bigyang liwanag ang buhay ng pig. Ang real estate ang best area of investment kung nais mong mag-invest ngayong 2023. Gayunpaman mga kapakbit, ito ay pawang prediksyon lamang na nakabase sa Chinese Astrology Horoscope 2023. Para yumaman at magkaroon ng pera, kinakailangan natin ng source of income at maaaring ito ay manggaling sa iba't ibang bagay as long as legal at hindi nakakasira ng ibang tao. Kaya naman magsikap sa buhay para madagdagan ng yaman at pera mo. Maging masipag at matyaga ka lang kapakbet. Hindi rin naman maganda kung marami kang pera pero hindi ka naman masaya, kaya matutong balansihin ang buhay mga kapakbet. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hinding-hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood, mga kapakbet!